Hi guys, welcome back to my channel. So today's video, eto guys, Deutronomy 6 to 10 tayo dahil last time is 1 to 5. Ang pinag-aralan natin last time ay para maklear kayo, Deutronomy 1 to 5. Baka ibang verse yung ewan ko, nalagay ko dun. Pero make sure Deutronomy ang nalagay ko dun. So, Deutronomy 6, verse 1 to 25. Ang lugar natin, guys, ay Israel, Egypto, Masa. Guys, ang spelling ni Masa na ito ay M-A-S-A-H. Hindi siya yung spelling ng Masa na baga ay M-A-S-A. Yan lang yung Masa. At hindi rin NASA, baka N-A-S-A. Hindi tayo pupunta ng ibang planeta. Tas ang tauhan ay Yahweh, Abraham, Isaac, Jacob, Faraon, Egyptian. Ang aral dito natin guys ay makapangyarihan ang Diyos. Tanggapin natin siya ng buong puso at isip. Guys, kailangan talaga natin tanggapin si Lord ng buong puso at isip. Guys, Deutronomy 7 na tayo. Deutronomy 7, 1 to 24 or 26. Kasi, yan na. Hindi ko na lang kinorection tayo. At ang lugar natin ay Heteo, Jerjeseo, Amoreo, Cananeo, Perizeo, Hivita, Egypto. Yan, so ang mga lugar natin, mga place. Ang tauhan naman dito ay si Yahweh, Asherah, Faraon. Ang aral naman natin dito guys ay, pag nasa side ka ni Lord, ligtas ka. Yan. Kasi guys, ito lang sasabihin ko sa inyo. May na-experience ng ibang bagay, tapos ano ba yun? Yung nag-pray ako, doon talaga yung nagkakatotoo yung wish ko. Kaya guys, pag nasa side ka ni Lord, walang imposible sa buhay mo. Kahit ano pa man yan. Basta huwag lang yung masama, ha? Masama. Sabihin mo, matoy ito. Huwag ganun guys, masama kayo. Tapos, ito naman guys, Deutronomy 8, verse 1 to 20. Ang lugar natin guys ay Egypto. Tauhan natin ay Yahweh. Tapos, ang aral naman dito, guys, dapat tayong maging faithful kay Lord. Kasi, madaming himala ginawa ang Lord. Guys, ito yung ano, kayo na lang mag-check out niya siya. Ayoko siyang i-spoil. So, guys, hindi naman binaban natin siya, pero tatanggalin natin yung mga ano para kayo mismo ang magbabasa. Hindi ko. Baka nakikinig lang sa akin para meron rin naman kayong time sa Bible. Ayan, dito dapat tayong faithful. Ang faithful guys, yung parang hindi ka natatakot, ganun. Wala kang kinakatakutan dahil comment down below kung mali ako. Pero yun ang pagkakaintindi ko. Faithful tayo kay Lord. Wala kang kinakatakutan. Si Lord lang. Kasi si Lord, makapangyarihan siya. May multo, mag-pray ka lang. Ayun, tinuro sa amin yun sa Sunday school. Nagawa kami out of shield siya, maliit lang, out of folder. Nilagyan namin siya, faith. Hindi ka matatakot sa multo, ganun. Kasi ako matatakotin ako sa multo. Kaya ginawa ko. Ito naman guys, Deutronomy 9, 1 to 28. Ang lugar natin ay Jordan, Israel, Sinai, Egypto, Canedas, tsaka Barnea. Basahin nyo lang, baka kasi ako nagsulat na ito, baka kasi mali yung nasulat ko. Canedas. Kaya pala inahanap ko yung gano'n na yung kama. Ibang kama, yun na mamaya kama. Walang kama dito.
yung kama na ganun. Barnea. Tauhan natin guys ay si Yahweh, Higante, wala siyang pangalan, hindi ko alam kung ano yung Higante. Jacob, Abraham, Isaac, at Aaron or Aaron. Sabi ni Mama, Ma, di ba tawag mo na na Aaron? Ayun. Si Mama ang camera girl ko. Akin tawag ko dito Aaron kasi A-A-R-O-N. Tapos ang aral naman natin guys, huwag tayong reklamador kasi baka may nadamay tayong tao. Diba kasi pag nagreklamo ko, uy ayoko tong cupcake na to, hindi masarap. Diba hindi dapat ganun kasi mamaya umorder ka ng donuts sa ano, Dunkin' Donuts. Sabi ako to, umorder ako ng, yung may nuts, sabi ko. Sarap ka. Ay, hindi pala. Dito masarap, miss. Palitan mo to. Lakas mo nga. Miss! Dito masarap. Palitan mo to. Tapos narinig ng tawag dun, chef. Siyempre, masasaktan yung loob nila. Pwede ka naman, ay miss, yung ano, para hindi naman marinig kasi nakakasakit ka ng kapwa mo. Miss, ito po yung donut. Hindi ko po nagustuhan. Pwede po papalitan. Ganun. Huwag naman yung sisigawan. Pag sinigaw, makakasakit ka pa na loob. Tsaka guys, mayroon ako napanood na movie, tapos nasunog yung cupcake nila. Sabi ng daddy nila, buti nga, meron tayong cupcake kaysa wala. So, appreciate it. Yun lang. Yun lang, dami kong sinabi. Ayan, sinasabi ko na yung aral. Dami kong sinabi. Dal-dal mo. Ito naman, guys. It's a finale na natin. Deutronomy 10, verse 1 to 22. So, ang lugar natin ay bundok. Jakad? Hindi. Ano ito yun? Maraming basa dito. Siya nagbasa sa akin yan. Ayan. Guys, alam niyo basa dito? Bundok ng Jaakab. Oh, yun, Jaakab. Alam ko dito hindi yun sabi mo, Jill. Hakab. Ayun. Haakab. 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 So, guys, ito. Haakab. Tapos, Mosera. Gudgudon. At ito, G, Tata, Ta, Hota, ha? O, tama. Hobata. Hobata kasi, nakalimutan ko na naman. Ang G pala sa atin, para siyang H, no? Tama. Thank you po. You're welcome. Israel, tas Egypto. Ang tauhan natin, guys, ay Yahweh, Israelita, Aaron at Eleazar. Ang aral natin, dapat sumambat ng buong pi... Eto, Michael naman. Basa kasi si Mama nagsalat yan, kaya ako nahihirapan. Dapat sumamba ng buong puso, buong kaluluwa. Sundin lahat ng utos niya kasi ito ang makakabuti sa atin. Nga, shoutout kay Mama dahil lagi niyang tinutulungan sa bahay. Ang ano namin guys, ang work, ako magbabasa kasi siya magsusulat. Sinabi ko sa kanya, mauwi ka na mag-cursive dahil dito guys, hindi ko nahihirapan ako magbasa ng cursive kasi guys, praktisadong hindi ako nagsusulat ng cursive. Tapos yung school namin, hindi naman, tama. Yung mga classmate ko, practice na practice na ng cursive. Yung iba nga, favorite pa sa akin. Ay, hindi ko gusto yung cursive kasi yung doon, yung N. Yung N doon, dapat, di ba, isang ganun lang. Sa cursive, dalawa parang M. Tapos yung M naman, tatlo yung ganun, yung bundok. So, dapat sumamba. So, guys, maganda ang mga aral natin ngayon at basahin nyo, please. Basahin nyo na. Para malaman nyo naman kung ano yung, doon. Tama. Yung,
yung dati kong sinasabi, yung basta, yun na, nakalimutan ko. So, guys, huwag mag-aaway, bati-bati lang, love-love lang. Goodbye!